Magandang umaga po mga kababayan, nandito po tayo muli sa bahay ni Kuya John. Meron po tayong ibibigay na hindi po nila alam. So abangan nyo po mga kababayan, tara punta natin. Magandang umaga po! Magandang umaga po! Sir Freddy, kumusta po? Lula nandiyan? Tulog po. Si John. Tulog po siya. Ah, tulog pa. Sige, hayaan nyo lang. Huwag nyo lang gisingin. Ang sarap ng tulog ni John. Ang sarap ng tulog. Mga kababayan, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Kuya John. Wala pa silang almusal, so ang gagawin natin, ipagluto ko ng almusal nila para nangatayin sila. Naalala ko mga kababayan, ito yung ginagawa ko noon ng maliit ako. Masarap daw yung luto sa uling, kaya yung tatay ko gusto uling. Kasi nasa bundok kami noon, ganito rin, mga ganito rin kahoy din nung kami nasa bundok pa. Oh. Ayan na, may luto na tayo. Tapos saan na naman kakarating si Kuko? Kung sino po yung kukuha sa kanya, minsan sa Carmi, minsan sa ano, sa Balunggao, ganun. Pero umuwi talaga siya pagdating ng gabi. Mga kahit ang friends, lahat, alam niya. Ah, ano? Biro. Ayun, ang dami kang pinagawa noon, kung alam ko lang. Biro siya, alam niya. Kung araw niya nga, gusto niya siyang kunit. Kasi alam niya lahat. Yay! Ay, ano siya? Okay, ito na yung aming almusal. Almusal. Tara, samahan niyo kami. Ay, pakiano? Nagising na ikaw dyan. Ha, dyan. Gising na ikaw. Pagbukan natin sila ng kanin. Na, sabay na sila ni Nani. Kain po kayo, sige po, sige po. Kasi dapat, ano eh, maaga kami kanina. Kailang ito umulan na nga. Umulan nga, may bagi daw. Tuluyan ng umulan talaga. Ayan, kakain na si Nanay Susan at saka si Honey, Tatay Freddy. Sige po, kain po kayo. Sa edad ni Nanay Susan na 60, Honey pa rin yung tawagan nila. Oh, di ba? Napaka-sweet. Mabait naman siya. Napaka-sweet nilang dalawa. Kasi nagagalit si Tatay Freddy. Pag tawagin mo lang yung pangalan niya na Freddy, kailangan Honey. Tapos sasagot naman si Kuya Freddy na my love. Oh. Ganyan ang buhay, kahit mahirap. Masaya. Masaya. Loving pa rin, no? Ganun po. Okay, tapos lang kumain. Gagawin natin. Kumusta po? Nandito uli.
Nandito ako uli, ha? Ganyan lang. Kumusta yan po? Nakakarinig. Naririnig mo ako, Kuya Jan? Kuya. Ha? Diba sabi ko, pagpunta, pagbalik ko dito, maglalaro tayo. Ha? Maglalakad ka na. Ha, Kuya Jan? Hindi ko po kaya. Kami. So, ngayon, Mami, sabi ko nga, kami ay gagawa ng paraan kasi gusto talaga namin na si Jan, meron kaming maitutulong, no? So, yung sabi nyo nga noon na in-advise sa inyo kay para doon sa pagkain ni Jan na kailangan i-blend, no? Mula noon, ilang months pa noon na sinabi sa inyo ni sa doktor niya? 5 years na siya. Ah, 5 years na siya. Kaya nakailangan lang, niya ng... Hindi ko lang namimbit kasi kahirapan ng boy. Minsan kasi, simple yung minsan may tarbaho siya, minsan wala. Tapos magkapagtarbaho ko siya sa para sa kanya. Yung binibigyan niya. Gatas, pampers, gamot niya. So, buhat ng sinabihan kayo, talagang hindi kayo nakabili ng kahit yung mumurahin man lang na blender para doon sa ano? Nag-dinurador ko na lang po ng ano? Kutsara? Ano? Tinidor po. Ah, tinidor. Yeah. Nasa durog na durog pa. So, hindi po talaga nakayanan na makabili ng kahit yung mumurahin na blender, ano? Kasi minsan mayat mo po. Minsan kasi wala kang tarpaw eh. Paano po yun pag halimbawa na walang trabaho si Kuya Freddy? Halimbawa, natambay siya ng isang linggo. Kung ano, ano yung sahod niya noong nakaraang linggo, pagkakasyahin yun po? Pagkakasyahin na po yun. Budgetin na basta lang po yun. Basta ang una namin nabibilhin, yung sa kanya, yung gamot. Kasi importante yun. Saka ang pampers, gatas niya. Kahit na hindi na kami mag-ulam, basta mabilang namin sa kanya. Makabili lang kayo ng bigas, ayos na, maala na yung ulam, gulay-gulay na lang. Sa amin naman, gulay-gulay pwede. Siya naman kasi hindi pwede yung mga gulay-gulay na ano, hindi yung mawala. Kaya ayun, kahapon, nung pag-uwi namin, talagang ginawa namin, hindi kami mapakali kung anong gagawin namin para maibigay yung pangangailangan ni Kuya Jan. Kaya sa awa ng Diyos, may mga tao na kahit malayo sa atin, may mga taong mabubuti ang puso, no? Na nakita yung kalagayan ni Kuya Jan na merong nagbigay ng tulong para doon sa pangangailangan ni Kuya Jan. Kaya ako naman ay labis yung tuwa dahil sa kagustuhan na makatulong kay Kuya Jan. Ikaw, Mami Susan, anong gusto mo pang yung pangangailangan ni Kuya Jan na magkaroon ka para kay Jan? Yung damit niya minsan kasi wala nang damit. Yung damit. Pagkain niya, ganun. Pagkain niya. Bukod pa doon, ano yung pangunahing kailangan ni Kuya Jan na sa tingin mo na kailangan mo? Gamot niya. Kasi abang tuloy-tuloy po yung gamot ko niya. Kasi yun ang buhay niya is yung gamot niya. Di ba sabi ko nga po, yung gamot niya habang meron pa dyan, imomonitor ko kayo, tawag-tawagan ko kayo pag nagkaroon na kayo ng panibagong resita, kukunin namin yon and then ibibili ko kayo sa Mercury, ha? Tag-iisang butin na para pang matagalan, para hindi na kayo mag-iisip pa kung paano makabili, kung mayroon bang pambili, no? Para mayroon na agad. So ngayon, wala kayong idea bakit nandito kami ngayon uli? Wala, idea ko lang. Nagulat kayo.
Nagulat kayo bakit nandito kami uli. Wala kayong idea. Okay. Sabi ko nga, walang design naman. O dapat tatawag nga kami. Sabi ko wag na kasi surprise natin yung... Walang design naman o. Gawin mo lang baka mulat pa ka. Yung maglolo at saka maglola. Ha, kaya dyan. So, yun nga, sabi ko nga kanina, hindi ako tumigil nung nakaraang gabi. Talagang pinursigit ko, ginawa ko yung lahat para maibigay kay Kuya Jan. So ngayon, sasabihin ko na yung aming dala ay ipapakita na namin sa inyo, ha? Okay, wait. Kuya Jan, kailangan makita mo to, ha? Ha? Kailangan makita mo to kung ano ito, ha, Kuya Jan? Malaki ito. Ha, Kuya Jan, o ayan, bumiti si Kuya Jan. O, nakikita mo ba ito? Ha? Kasi nung unang punta namin, wala kaming dalang diaper. Wow, thank you. Kasi hindi ko alam na nagda-diaper ka pa. So ngayon, ito ipapahabol namin, ha? Ipapahabol namin ito. Tapos, para hindi na mahihirapan si Lula at si Lolo, doon sa pagkain mo, para hindi na siya magdudurog-durog pa, kaya ang ginawa namin, talagang itong pinursigin namin na mabili para sa'yo, kaya ito na, ha? Sa loob ng ilang taon bago kayo magkaroon ng ganito. Sige, bilangin mo, mami, ilang taon? 5 years o ano na ngayon? 7 years. Oh, sa loob pala ng 7 years, ngayon lang pa lang kayo magkakaroon ng blender. O, ayan, Kuya Jan. May blender na kayo, Kuya Jan. Hawakan mo na lang, Kuya Jan. Dali. Ayan. O, ayan. O, ayan ha. Ito na yung blender mo. Ito, sabi ko kasi, ganito din ang blender ko sa bahay. Subukan na siya. Ilang taon na yon, masyado ko nang nagamit pero walang sira. Sabi ko, maraming mumurahin dyan. Kaya lang kako, pagbibili ako ng mumurahin, kung masira naman din kaagad, yung tulong ko sa inyo baliwala. Kaya ang ginawa namin, bumili ako ng mamahalin. Para, habang nandyan si Jan, magagamit ito. No? At isa pa, bukod pa doon, magagamit ni Kuya Jan, kung gusto ni Mami magkaroon ng extra income, pwede rin siya mag-juice-juice or mag-bindel-bindel ng ano. Pwede rin yung gawin yon. Kaya ang binili namin, pang-tudo na. Tinudo ko na. Yung mamahali na. Para aabot ng ilang taon. Thank you. Aabot ng ilang taon. Kasi pag nasira, bibigyan ko kayo ng mumurahin. Pag nasira, eh saan lang makipambili ng ano? Ng dinner, kundi wala na naman, di ba? Kuya, ito na. Nilubos ko na. Bago ko po ito bubuksan, ha? Bago ko po ito bubuksan. Magpapasalamat muna tayo doon sa taong nagbigay, no? Ma'am Zaryl Taneo or Ma'am Jessica Sukwako. Ako'y lubos na papasalamat sa iyo. Dahil sa aking munting layunin para sa ating mga kababayan na mga kapuspalan, kayo po ay isa sa tumugon sa pangangailangan nila. Ako'y lubos na tutuwa dahil yung aming kagustuhan na makatulong sa kanila, kayo po ay, ang iyong puso ay binuksan para magbigay ng tulong, magbigay nito upang magkaroon sila. Dahil ito po talaga ay noon-noon pa man, sinabi na po sa kanila na kailangan nila to para sa pagkain ni Kuya Jan. Kaya ngayon, yung kanilang pangarap na magkaroon nito in 7 years, natupad na. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Mahal kong kababayan dyan sa UK na kahit alam kong malayo kayo dyan, alam ko rin po na mayroon kayong pinagdadaanan sa buhay nyo dyan, pero hindi pa rin kayo nakakalimot. Tumulong sa mga kababayan natin na lubos nangangailangan. Maraming salamat, Ma'am Zaryl Taneo or Ma'am
Jessica, sa kwapo, sa kabutihan nyo. Ako'y speechless. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Okay, buksan na natin. Yan. Bakit? Nasubmit ka na naman. Ha? Yay! Ito na! Ready na ba? Auntie Benito, Mami. Ayan. Tapos. So, ayan. Masya ng ganyan. Tapos i-twist mo lang ng konti para humigpit siya. Then, halimbawa, maglagay ka ng mag-shake ka. Ganon-ganon mo muna siya. Siguro mo muna siya ng konti bago ka mag... kung gaano ka... ka... tigas yung i-blend mo, pwedeng hanggang number 10. Ayan. Oh, diba? Oh, thank you. Meron na. Thank you po. Ha, Jan, meron ka na. Ang ganda-ganda nito. Ha? Thank you po, ma'am. Kain ka lang ng prutas. Kakain na ako. Ma'am Jessica, salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Para kay Janjan po, maraming maraming salamat po dahil nagkaroon na siya ng pang-blender niya sa pagkain niya po na matagal namin pangarap. Ngayon lang po natupad. Maraming maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ayan. Po. Ayan. Sir Freddy, kayo po bilang dakilang lolo ni Kuya Jan, ano po ang masasabi niyo doon sa ating kababayan na nasa malayong lugar pa po na nag-abot sa atin ng tulong para kay Kuya Jan? Pwede niyo pong kausapin. Ma'am, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa binigay niyo ng tulong. Ngayon po, natupad na yung pangarap namin na magkaroon ng blender na nga po. Maraming salamat po, ma'am. Natupad na po yung pangarap namin. Maraming maraming salamat po, ma'am. Ayan, medyo natat si Kuya Freddy at yun ako, naluhan na rin ako, no? Alam niyo po, nung una, pinigilan ko talaga umaiyak sa kanila. Pero, ngayon pa lang. Hindi ko na po mapigilan. Kasi si Kuya Freddy, kung bakit gumawa ko ng paraan dahil yung sakripisyo niya na hindi niya kaano-ano, pero ginawa niya ang lahat para sa bata. Hindi mo lubos maisip na may mga taong kahit hindi mo pala kaano-ano na kaya kang harapin ang lahat ng problema para sa iyo. Kaya hindi mo pala masusukat na minsan sabihin na pamilya o ibang tao na sa puso po pala. Yung pagtulong at pagsakripisyo ay magagaling po sa puso natin. Kaya hindi pa ako tumigil na gagawa ng paraan na maibigay sa kanila yung pangangailangan ni Kuya Jan. Kaya sabi ko, kahapon, halos di ako makatulog dahil may taong tumulong kaagad na kahit nasa malayong lugar pa, pero nandyan si Ma'am Jessica Sokwako na nagbigay nito. Ma'am Jessica, habang sabi ko nga sa iyo kahapon, habang kausap ko po kayo, umiiyak ako dahil sa tuwa. Sabi nyo nga, tears of joy. Totoo po yun dahil
bibihira lang po yung mga taong tulad nyo. Maraming maraming salamat. Pasensya na, ako'y nadala sa emosyon ni Kuya Freddy. Dahil na-relate ko rin yung story ng buhay niya. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo dyan, mag-ingat po kayo dyan. And then, naway, pagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po. Okay, mga kababayan, pasensya na, medyo naging emotional kami dito. Ngayon, gagawa kami ng meron pa akong isusurpresa ni Nanay, no? Nandito na po kami sa bahay nyo. Ayan, may surpresa po kami sa inyo. Sino po yan, Mami? Sino po yan? Nandito kami ngayon sa bahay ng magulang nyo. Ayan po. Kasi po, yung anak nyo po nag-text sa amin kagabi na pwede, kung pwede daw mag-video call at para makita kayo. Kaya pinagbigyan po namin. Ayan, kausapin nyo po yung anak nyo po. Hello, Be! Be! Nak, hello! Kumusta? Kumusta ka dyan? Sige, kausapin nyo po yung mother nyo po. Kausapin nyo po. Dito, nandito na si ma'am. Hinatid yung ano, yung binili lang tulong kay Janjan. Ay. Si pangalan nito, Mami? Rachel po. Si Ma'am Rachel nasa Ilocosor. Opo, yan po nasa Ilocosor. Ayan, Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, kausapin niyo po. Matawa. Ito hello. Na, ito na yung request nyo na... Oh, lakita muna kami, dyan-dyan, oh. Hello, tita. Hello, tita. Kamu ko. Oh, yun, oh. Tita. Hello, dyan-dyan na. Hey, tita. Tita Bibi. Tita Bibi. Tita. Na? Nya? Oh, dyan-dyan daw. Sabi ni tita. Hello. Nag-request ka daw na ano, kaya pinagbigyan ka nila. Oo, nag-request siya na gusto kayong makita. Kaya sabi ko, sige po, bukas mag-video call tayo doon sa bahay ng magulang nyo para makita nyo sila. Love you, miss you. Love you din, na ingat. Happy Mother's Day. Thank you. Ingat. Salamat. Ingat ka din dyan, mga anak mo. Alagaan mo mabuti. So, okay na, Ma'am Michelle? Okay na, okay wala na. Na kayong ibang sasabihin? Okay na, Ma'am. Ah, okay. Sige, magpa... Sige po, magpaalam na lang po kayo. Bye-bye! Love you! Love you, bye-bye! Okay, bye-bye, Ma'am Michelle! Okay, bye-bye! Welcome, welcome po! Bye-bye po! Gagawan ko si Lola at Lolo ng mango shake. Tapos si Jan, anong gusto mo, Jan? Gusto. Banana or mango? Hindi siya po, bawas sa kanya malamig. Oo, matutut siya. Yung slight lang sa kanya. Yung ano lang, wala, yung pure lang na walang ice. Diba? Ang sarap! Saan ang baso ni Kuya dyan? Ang puti. Puti. Ayan. So, ito na yung ating finished bread. Saka kutsara na din. Ay, kutsara. Ehe. Para po kay Kuya dyan. Po, oh, tunay niyo po. Sarap. Kunti-kunti lang kasi magsasamid. Diya kayang ano. Okay. Ayan. O, sige na. Mayroon ng manga. Ganyan na kalilip. Ganyan ba? Matagal kami. Isang oras kami sumapakain na. Kasi payapag po. O diba, ang ano niya, oh, tinan mo. Oh, kailangan talaga pala talagang durog na durog. Ibiblend talaga siya. Tapos pag karawang kumain,
kalahati oras yung hawak ko pa siya, papaano yung pa siya. Parang patunaw, pababain yung pagkain. Depende kung hindi ko po siya pinapahiga agad. Lalo na pagluga, medyo ano yun, no? Kaya ganyan, dahan-dahin ako lang. Ayan, masarap po yan, Kuya Jan. Sinasanay ko siyang makagat niya ito para may exercise yung siguro. Kasi mahirapan nga siya pag hindi, pag sulit yung kinakain niya. Kaya ito, plastic na lang. Kasi pag yung kutsarang bakal, pag masakpan siya, naninig, nag-ano siya, ganyan siya. Ah, ganyan siya. Lalo na siguro kung hindi nakablend yung pagkain, no? Oh, sarap. Yay! Nakakain ng mangga. Kasi yeah, yan, parang tubig lang kasi yan eh. Yung tubig nga, ganyan lang oh. Anak ko siya. Oh, sarap, sarap yan. Blender-blender ni ate. Oh, oh. Mm. Oh, oh, oh. Hindi yan makain. Hirap na ano yun. Dalawa kami lang dito. Pagtapos na rin si lulu niya, ililigpit na lang yung pinag-inan niya. Kasi simple na po po kami dalawa pa. Pinaano ko pagkali po. Kalating oras. Hindi ka matyaga talaga, no? Kailangan matyaga ka talaga ni Kuya. Kaya sabi ni lulu, matyaga-tyaga natin ang asawa ko. Kasi ganyan, binagay sa ating dish yan. Alagaan natin habang nabubuhay siya, nabubuhay din tayo. Kawawa naman si Jan. Nahihirapan din sa pag-ano ng pagkain. Gustuhin man natin pakainin ng kung ano-anong nasasarap na pagkain. Ang problema po is hindi niya kaya. Hindi niya kayang ganun. Mahirapan siya. Ito na po para kay Tatay Freddy at kay Nanay Susan. Ito po sa inyo, Tatay Freddy. Aba, nakadami na rin na. Hindi na nasa need. Hindi na nasa need. Karami na gustuhan ni Kuya Jan. Ha, Kuya Jan? Masarap ka na. Nasarapan ba si Kuya Jan? Nakarami na rin ang shit si Jan. Kami ay uuwi na, Kuya Jan, ha? Kasi baka maabutan kami ng malakas na ulan.